Okay, happy anniversary, Ariel CC! Yan ang mga malupit na marites ng Ariel CC, di ba? Narinig nyo lahat ang kwento. Of course, marami pa yon, pero praise God. Kamusta ang pakiramdam nyo habang para nakikitroba kayo sa istorya ng Ariel CC? And syempre, kasama kayo sa mga istorya na yon. Amen? Amen. I think I need a pointer. Okay. So, sige, tayo ay manalangin. Praise God. Lord, we thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness. Sa iyong iglesia dito sa RLCC, sa iyong pamilya dito sa RLCC, marami pong salamat na binigay mo sa amin ang iyong biyaya all throughout this 25 years at sa bawat storya, sa bawat memory na aming nililook back, Panginoon, we just want to thank you, Lord God. And I pray na sa oras na ito, Panginoon, as we continue to do a throwback of your story in our story, Panginoon, nawa, Panginoon, ay maranasan namin at mas makilala ka namin sa mga oras na ito. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Wow. Mula pa kanina, nung, mga lumang kanta, napansin nyo ba? Mga lumang praise team. Ay, sorry ah. Nakikiluma. Luma rin naman itong nakatayo ngayon. Yung mga dati pang praise team, makikita nyo. And of course, yung mga kanta. Hindi mo na mapigilan kundi maluha sa tuwa. Tama ba? Amen? Kasi pinapaalala ng Panginoon lahat ng ginawa niya. Hindi lang sa church, kundi sa buhay mo rin eh. Siguro yung iba doon, na mas nauna rito sa RLCC. Let me ask you, just a short survey lang. Sino rito ang napunta sa RLCC mga 5 years and below? Taas ang kamay. 5 years and below. Yay. Amen. Sino sa inyo rito napunta sa RLCC 10 years? Mga 6 to 10 years. Nandito na kayo. Alright. Mga 11 to 15 years. Wow. Ayan na. Habang tinataasan ko yung number of years, parang nahihirapan ng itaas yung kamay. May mga frozen shoulder na. So, sino rito napunta? Mga 20 years hanggang mga 25. Nandito na kayo sa RLCC somehow. Wow. Praise God. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon na tayo ay mga buhay pa at nandito pa. Amen? So, sa umagang ito, nais ko lang i-share. Okay, let's do a throwback of our history. Actually, yung ginawa ni Cyril and other people na nag-testimony, ang dami ng throwback eh, di ba? Ng mga istorya. And I'm sure, ubos ang oras natin kung gagawin natin lahat ng throwback all those 25 years. So, when we do a throwback, di ba, sa Facebook, uso yan. Minsan may lilitaw ng mga larawan kung saan makikita mo mga old pictures and old memories, mga events sa buhay mo. Na ano yan eh, dalawang pakiramdam yan eh. Una, tutuwa ka. Amen? Naalala mo yung magagandang mga bagay na nangyari sa life mo at ginawa ng Panginoon sa iyo. Mga friendships, mga events, o whatever na milestone na nangyari sa life namin. Pero at the same time, di ba may mga panahon na pag nag-throwback, may kasamang kalungkutan. Amen? May kasamang kalungkutan. Either dahil sa, kunyari, yung tao na yon o mga tao na yon parang namimiss mo. Either nasa abroad na sila, o kaya siguro in the context of a church, baka nasa ibang church na sila, or ministry, or kaya syempre, sobrang malungkot pag sila ay wala na talaga dito sa earth. Diba? Yung mga pumanaw nating mga kasamaan sa pamilya ng RLCC. So, pa nagdudoo tayo ng throwback, may mga feelings na, wow, praise God, di ba? At sarap kaya nire-repost natin, dama ba? Nakakatuwa, di ba? Pero minsan may mga throwback na parang milungkot. O kaya, eto nakakatawang throwback minsan. Dati, super payat yung mga youth. Di ba? Yung parang wala silang kinakain. Dahil sa mukha silang mga addict, tayo lahat, di ba? Galing sa mga... Tapos,
pag nag, ano ngayon, wow, pinagpala ng Panginoon, prinosper na in all aspect. Kaya makikita mo, mga naglalaki yan eh, mga katawan nila, di ba? At nakakatawa yung fast forward movie ni Nathan kanina in the person of Cyril. Parang nakakatawa yung mga prophecies ni Cyril, no? Yung mga mangyayari in the future. So, pag nagdudu tayo ng throwback, minsan din, di ba, kahit naman sa sarili nating buhay, minsan may mga regrets ka. Tama ba? Yung mga nangihinayang kang mga oportunidad na sana tinake mo, o sana nagawa ko to, sana hindi ko ginawa ito, sana nasabi ko ito, sana tinanggap ko itong ministry na ito, sana hindi ako tumigil, o hindi ako nagdesisyon ng ganito. Minsan may mga regrets tayong nararamdaman. Can you relate? Can you relate when we do a throwback? So, iba't ibang pakiramdam as we do a throwback. In fact, merong spiritual practice called the examine. Okay, na tinuturo sa namin sa inyo ni Pastor na it's a daily review of your day. Okay, para yung malulook back mo kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. And it's hard for us. This is a celebration, di ba? Sometimes it's a challenging to feel thankful and grateful, lalo na kung yung parang sa pag-throwback mo ng mga nangyari, parang may kulang, merong hindi enough, merong hindi nagawa. So, for this morning, I just want to share to all of us, including myself, how can we be thankful in spite of blank, 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 or even if nangyari yung mga hindi natin i-expect. Amen? Aside from the fact na marami talagang nangyari na magaganda at kabutihan ng Lord na pinakita sa atin. Amen ba? Pero talagang kasama sa istorya ng sino man tao at anumang church. Because ang RLCC ay hindi perfectong church. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo. O, di ba? Hindi perfect ang RLCC. Amen. Tignan niyo yung nasa harapan niyo. Okay, kung kilala niyo kami ni Pastor, hindi perfect ang RLCC. Pero, ang sinasabi ng Panginoon sa atin at nais ng Panginoon na matutunan natin na how can we be thankful in spite of o kahit na may mga nangyaring hindi natin, you know, hindi tayo masaya masyado, di ba? Pero, before we do that, there's one word in the Bible na maraming beses inuulit mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, ang salitang remember. Sabihin nyo nga, remember. Ang ibig sabihin ng remember, hindi ito yung parang, ay, naalala mo lang, o kaya pinalala lang sa'yo, yung gano'n, tapos, wala na, ah, okay, ay, birthday pala niya, sige, i-greet ko siya. Ay, ano pala, anniversary pala namin, ay, sige, game, mag-celebrate. Hindi lang ganong remember na naalala mo lang. Okay. Katulad ko, di ba, tumatanda na rin ako, I am already 58 years old. Amen. Nasa 50s na ako, 2 taon na lang may discount na ako. Hindi ko nahihiramin yung senior citizen card, di ba, store. So, yung mga, you know, nagkakaedad na, sino sa inyo nangyari to? Hinahanap nyo yung salamin nyo, yung pala nasa ulo nyo. Taas ang kamay. Amen. O kaya pupunta kayo, galing kayong kwarto, pupunta kayong kusina, nagmamadali kayo kasi alam nyo may kukunin kayo doon o gagawin. Pagdating nyo sa kusina, iniisip nyo ba't kayo nasa kusina? Taas nga ang kamay. Hallelujah, di ba? Sana hindi nyo naman makalimutan yung asawa nyo o mga anak nyo. Amen. Iba na yun. Baka madawat magpa-check up na pag hindi nyo na nakikilala. So, ang ibig sabihin ng remember, biblically speaking, is to intentionally recall and be aware of what happened. Importante yon. Kasi hindi kung doon pa lang sa what happened, hindi mo na ma-remember. Well, kailangan mo ng tulong doon, di ba? Kaya kailangan yung practice na examen nga. Umuupo ka, nagpe-pray ka para maalala mo yung ginawa ng Panginoon. Pero hindi lang yung what happened in the past. And understand its meaning and significance in order to act on it. So, the biblical way of remembering what happened in your life as part of God's story is not yung ano lang yung mga nangyari, kundi yung meaning at importansya nun sa buhay mo at sa journey natin as a church para we can do something and respond to God's grace sa buhay natin sa ngayon. Amen? That's what we are trying to do right now in this month-long anniversary natin. So, this morning, I will share to you the things that I found in the Word of God on apat na bagay na importante
importante na maalala natin the biblical way so that we can continue to be thankful. Ready na ba kayo? Okay, number one, remember God's past miracles. Amen? Siguro hindi nyo kagad ma-remember to pag busy tayo, hurried tayo. Pero as a church, do you remember God's past miracles sa buhay natin bilang kanyang pamilya dito sa RLCC? Okay, it is important to remember the past miracles of God. Kasi ganito, di ba pag nadidiscourage, sino sa inyo, may mga times na nadidiscourage kayo in the present o sa pangkasalukuyan. Yung parang nawawalan kayo ng lakas ng loob, parang naiimo kayo because, you know, meron kayong mga challenges or crisis o mga nakakalungkot na nangyayari in the present. Sino sa inyo, minsan, ganun, parang ang hirap maging thankful sa mga oras na yon. Amen? Amen. Now, the best way to continue to be thankful in spite or even if may mga bagay na nangyayari sa life nyo o sa life ng church na hindi pa nandoon is to remember na God has been faithful to us. Amen? Meron siya mga ginawa. Let's look at this. Psalm 77 verses 11 and 12. I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will consider all your works and meditate on all your mighty deeds. Amen? Kanina lang, habang nag-throwback ako as they were singing and as they were retelling yung ibang bagay na mga nangyari in the mga first few years ng RLCC, isa sa talagang miracle na hindi ko maintindihan paano ginawa ni Lord. Bawat isang core group couple, may kanya-kanya na silang bahay. I mean, they are comfortable, sarili nilang bahay at lupa yung tinitira nila. Of course, kami ni PB, hindi namin sarili, pero nakatira kami kila Mami Mary. So which is somehow, comfortable na rin kami doon, di ba, kung tutuusin. Pero hindi ko alam, ano pumasok sa mga isip namin? When we were discerning and praying, Lord, saan mo gustong i-plant yung church mo na nandun sa puso namin? Kasi at that time, kami ni Pastor nagta-travel to Pasig, to Pateros, to San Pedro, which is nandito yung mga Tolentino family. Tapos kami sa Las Piñas. Paikot-ikot kami sa Metro Manila. In fact, yung mga core group meetings namin or services namin at that time, kung saan-saan din kami napunta. Nasulok ng kung saan-saan na nilagay kami ng Panginoon doon. Na libre kasi wala kaming support from any church. So, yung core group, somewhere along the way of our journey as RLCC, each one of them decided to transfer to San Pedro and was willing to rent a house here. Willing to sacrifice. Hindi dahil sa amin ni Pastor yun. Si Lord ang gumawa nun. Kaya ngayon, may RLCC. Amen. To God be the glory for His grace. Ang RLCC ay naitayo, hindi dahil, you know, we are a bunch of wealthy, can afford people. Sorry. Ayan, tulad niyan, may hand problem na ako. Yung sa projector, kayo na lang po yung mag-control if ever hindi ma-repair to. So, yung RLCC na itayo ito nang hindi siya suportado ng anumang malalaking organisasyon. We were just independent. Hindi namin alam gagawin namin. Yung desire lang namin makaplant ng church. And, you know, to make the long story short, God provided every season ng RLCC. Amen ba? There was a time, yung kinikwento ni Cyril kanina, there was a time, grabe, financially, wala sweldo ang mga pastor, may utang tayo, tapos may nangyari pang, you know, medyo split sa RLCC at that time. So, talaga naman nabaon tayo sa utang. Almost kalahating million yon. Pero isa sa mga miracles, so diba yung nagdadalamhati na ang marami during that time, and syempre kami ni Pastor, makukulo ka bala? Mukha mo palayas tayo dito, ano mamaya? So ang dami namin worries, pero by the grace of God, He provided. I think
in less than a year, nabayaran lahat ng utang na yon na almost half a million. Praise God. So that's something na himala na ginawa ng Panginoon at marami pang iba. Ikaw, sa personal mong buhay, meron tayong tinatawag dito sa RLCC na Freedom Day. Alala nyo pa? Amen. So yung Freedom Day, isang buong araw yan na pinipreach natin ang mabuting balita at as afternoon, merong water baptism and Holy Spirit baptism, and it is one of the parang significant event dito sa RLCC na lahat nagre-rejoice. Ang tanong ko, naaalala mo pa ba yung himala na yon ng kaligtasan at pagbabago, pagkapatawaran na ginawa sa iyo ng Panginoon nung Freedom Day mo? When was that? What happened to you during that time? Can we just pause for a while right now? Yuko tayo lahat. Kung meron mang regalo na pinaka importante at pinaka life-changing, yan yung mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan ni Kristo. Tanong ko, thankful ka pa ba doon sa kaligtasan na binigay sa iyo ni Lord? O baka nakalimutan mo na? Or kaya you're going through life without letting God get involved again and again in your life, letting God continue to change you? Nakalimutan mo na ba yung first love mo? Nakalimutan mo na ba yung ginawa sa'yo ng Panginoon at a certain time in your life na your name has been written in the book of life and you will be with Him forever? Na hindi ka kailangan magbayad, hindi ka kailangan mag-perform? Do you remember the past miracle or miracles ng Panginoon sa life mo? Lord, I pray na as we recall each one of us na nandito ngayon, may we remember yung greatest life-changing moment sa buhay namin kung saan pinakilala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus, pinatawad kami, tinanggap kami bilang mga anak na hindi karapat-dapat, ngunit pinatawad at binigyan ng bagong buhay sa pamagitan ni Kristo. Salamat sa pag-ibig na iyon at nawa, Panginoon, hindi namin yun makalimutan. And may we respond to you from that starting point ng life namin in Christ. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Pangalawa, let us praise the Lord. Kaya nga ito, ang ganda ng salmo na ito. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. When you get home ngayon, I encourage you to read this Psalm 103 kasi these are the things na nakapackage dahil na kay Kristo ka na ngayon at ikaw ay anak na ng Panginoon. Amen ba? Amen. Let's continue to be thankful for that. Pangalawa, let us continue to remember God's past lessons. Wow, dami niyan. Ang dami niya, 25 years eh. As a church, ang daming natutunan. Again, we are not a perfect church, nor we are a perfect pastor or what. Hindi kami yung magaling pastor and everything else. And I'm sure, bawat isa sa inyo, you have your own story na mga bagay na nangyari na nagkamali ka. Amen. Nagkasala ka, yung you wish you could have done better, amen ba? Or you wish nag-stay ka, hindi ka umalis, or you wish hindi mo ginawa ito. Marami tayong ganyan. Pero let's read this. Deuteronomy 8:2-5 says, "Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years." This is Moses speaking. Ito yung papunta sila sa promised land, pero dahil sa katigasan ng ulo nila, paikot-ikot sila doon for the last 40 years. Now, this is the reason why. To humble and to test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Now, why is it important to remember the lessons? Kasi sa totoo lang, sa dami na siguro ng mga nangyari sa life natin, pwede kasing masayang yon. Na wala tayong matutunan doon, di ba?
Though sabi nga ganun, may narinig ako, those who forget the past are most likely to repeat the same mistake in the present. Kaya importante na as we recall and remember yung mga lessons, yung mga aral na natutunan natin sa lahat ng nangyari sa life natin, lalo na sa mga times na, you know, ikaw ay nasa kagipitan. Diba? Ikaw ay nasa kamalian. Ikaw, kumbaga, yung mga sad moments na yun sa life mo, mga discouraging moments, pag hindi natin na-remember and na-focus, nakinig sa Panginoon, at tapos inalala natin yung mga tinuro sa atin ng Panginoon, most likely, lalo na pag naging okay na yung mga sitwasyon, hindi mo na maaalala yon. And of course, hindi tayo mag-grow at mag-mature. Amen ba? Amen. Now, these last 3 years or first 2 years of the pandemic is one of the, you know, most difficult, most challenging storya ng history ng RLCC. And of course, ng buong mundo, hindi lang naman tayo yon. Amen? Tama ba? Sino sa inyo ang maraming naranasan ng pandemic na talaga namang nakakalungkot, nakaka-worry, nakakatakot? Taas ang kamay. Wow. Naalala ko yung pandemic. Doon yung maraming dahil hindi tayo nagkikita-kita. So, syempre, kung ano-anong emotional, mental, spiritual na pakiramdam ang mga bawat isa. So, it was hard that even kami ni Pastor and even our own family, meron ding mga version of those things na you all faced. Pero sa totoo lang, pag nire-recall ba natin yung tinuro ni Lord, mga naranasan natin during pandemic, meron ba tayong natutunan? Have we become more loving people? Have we become a better person? Have we become more listening person? Have we become more, you know, passionate for the kingdom of God na ngayon buhay ka and therefore God still has a purpose for you? Amen. Amen? May natutunan ba tayo? Kasi sa totoo lang, di ba, may advantage ang pagiging matanda. Yung matagal lang nabuhay sa mundo. Amen ba? Okay. Kasi may mga karanasan kami na marahil hindi pa naranasan ng isang teenager, which is an advantage. Pero ang tanong, pwede rin namang hindi makabuti sa amin nyo. Pwede rin na wala kaming natutunan doon. Walang pinagkatandaan. Amen ba? So, pagbata ka naman, minsan iisip mo, kaya ko to, di ba? Yabang, di ba? Kasi malakas pa, di ba? Tapos hindi ka nakikinig sa mga matatanda. So, ang tanong ko, kaya mo na ba talaga? Parang sarili mo bang talino yan? Lalo na sa Panginoon. So, dapat, ang bawat henerasyon ng RLCC, kailangan nakikinig tayo sa isa't isa. Kasi pwede tayong matuto sa mga bata rin eh. Amen ba? Hindi lang sa matatanda. Kasi lahat naman tayo ay binabago ng Panginoon. So, isa sa mga natutunan sa history siguro ng RLCC, no, syempre, isa sa mga malungkot na pangyari, nagkaroon ng church split. And during that time, it was hard. Kasi, di ba? Of course, okay na kami ng mga, I mean, we love those brothers and sisters. I mean, reconcile na lahat. Pero just for a point of view of lesson na natutunan namin mismo. Of course, may tinuturo ang Panginoon. Dati kasi, pag ganun may mga nangyari, iniisip namin, sila dapat matuto silang ganito. Alam mo yon, puro ganyan. Pero alam nyo, isa sa mga natutunan ko, ito was a time of humbling experience sa amin ni Pastor and to the leaders of the church. Kasi meron din tinuturo ang Panginoon sa amin to learn how to humble ourselves, to forgive, to really accept people na ganun lang talaga yung nangyari. Siguro hindi nila naiintindihan. Dumating kami sa punto, alam mo yung parang, ay tinuro sa akin ng Panginoon mismo, yung para si Jesus, forgive them for they do not know what they're doing. Kasi ang hirap sabihin nun, kasi you feel na you need to be justified and you need to be put things right. Pag ganon, di ba? Ganon naman tayo mga tao. Ano bakit? Anong ganon? So, nung mga time na yun, natutunan ko to humble myself before the Lord na everything about me is not as important as what the Lord's purpose is for His church. It's not about me, and I have learned to forgive and love those brothers and sisters. Ngayon pa nakikita kami, parang walang nangyaring ganun. I love those people. Amen? Ikaw, have you forgiven the people who have hurt you in the past, whether personal yan o church? May natutunan ka ba sa bawat conflict na hinarap mo dito sa RLCC? There was a time na ang pangalan ng church is Real Life Christian Conflict.
May ganun joke eh. Kasi sa bawat sulok, parang may nag-uusap, nag-iiyakan, di ba? Yung pala nag-peace process. Okay, ang dami nangyari. Of course, mga LI process. So, ang tanong ko, sa bawat bang misunderstanding nyo eh, with your friends, with your brothers, or with your ka-teammate, or kung sino pa man sa life groups nyo, meron ba tayong natutunan doon? Mas nakita ba natin kung sino tayo at ano binabago ng Panginoon sa atin? Kasi hindi ka naman perfect. Amen? Kailangan mo ang pag-ibig ng Diyos para yun ang ibibigay mo sa iba. Kailangan mo ang pagpapatawad ng Diyos sa buhay mo. Ma-recognize mo yun na kailangan mo yun para makapagpatawad ka rin sa iba. It's not worth it living this life with bitterness and unforgiveness. Amen? If there's any lesson na by the grace of God, sana maiwan sa puso natin. I mean, importante ang relasyon eh. Amen ba? Importante ang relasyon, importante ang pag-ibig ng Diyos para sa atin lahat. So, your clothes did not wear out and your feet did not swell during these 40 years. Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the Lord God disciplines us also, disciplines you also. Ano pa noon, may inaalaw siya mga bagay na hindi natin maunawaan, di ba? May mga question tayo, pero part yan ng pag-train sa atin ng Panginoon para maging katulad ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. Amen? Kaya kung malilearn mo yung lessons of the past, then you can be thankful na thank you Lord, naranasan ko yon. Hindi thank you Lord, nagkasakit, o may namatay, o may nag-conflict. Hindi ka doon nagte-thank you. Pero nagte-thank you ka, Lord, nandun ka sa gitna ng napakadilim na sitwasyon na yon, and you have shown yourself to be faithful and still good to me. Thank you, Lord, sa lesson. Thank you, Lord, hindi mo ko iniiwan kahit pasaway ako. Amen? Pangatlo, let us continue to remember God's past assignments. Yan. Past assignments, meaning yung mga ministries, yung mga ginawa mo in and through the church. Habang nandito ka, let me read this to you. 1 Corinthians 3:5-9. What after all is Apollos? And what is Paul? Si Pablo nagsasalita rito. Only servants through whom you came to believe as the Lord has assigned to each his task. Bawat isa sa atin dito, hindi itsapuera sa body of Christ, sa church niya. Amen? Bawat isa sa inyo, as we have learned in the Bayanihan series, importante, yung istorya mo can be a platform for healing and restoration for other people who are also broken. Yung gift mo, hindi yung binigay para maging sikat ka. Amen? O feeling importante ka sa church na ito. Lahat ng yan, binigay sa atin ng Panginoon out of His grace, and therefore, may assignment at may ministry tayo. We can all do good things in this world kasi prinipare yan ni Lord, kaya ka niligtas at binigay niya na, plinano niya na may gagawin kang mabuting bagay sa mundong ito. Starting, of course, we need your local church. Pero sa atin, di ba, iba-iba assignment natin. Amen. Alala ko si Pastora Marifi, when she was just starting with us, wala pang RLCC noon. By the way, sabi kanina, ano, ang unang worship leader, si PM, di ba? Gusto niyong revelation? PM, ano mo ako, baka pan mo ako rito. Ako yata yung unang worship leader. Walang choice. Walang choice. Alala ko noong we were doing Bible study sa Pasig ata, and lahat ng mga pinupunta namin, mga small group in different areas, wala pa kami sa San Pedro noon. Siyempre, wala akong choice, di ba? Si PM, bago pa lang noon. Sabi ko, Marifi, pwede ikaw mag-gitara, kakanta tayong give thanks mamaya sa Bible study. Siyempre, bago pa lang si PM, no? Masunurin siya talaga, no? Parang, she respected me so much na i-obey niya ako kasi pastora ako. So, tutugtog siya, tapos ang bagal pa ng tugtog ni PM kasi nag-gitara rin siya, hindi rin siya marunong mag-gitara. Give thanks! Kaya yung worship namin nung matagal eh. Kasi pareho kaming wala sa lugar. Pero, I mean, first assignment, di ba? We did it faithfully. Kaya yung mga nauna sa RLCC, mas mature eh. Kasi mas naintindi nila yung mercy ni Lord tsaka grace ni Lord sa amin eh.
May time pa. May iba assignment namin si PM kung saan sana punta yan. Kids Church. Naalala ko yung Rivers of Joy. Tama ba yung unang pangalan natin sa Pateros? Pateros lalo, laging binabaha. Kila Brother Ray yun. Nandun kami kasi yun lang yung available na lugar na medyo may ano sila doon, lugar silang pwede kami mag-worship together. Binabaha po lagi. Eh, nung araw na yon uso yung Rivers of Joy na kanta ni Don Moen. Ewan ko, sorry for the younger people. You don't know that song. So, sabi namin, parang Rivers of Joy yung ating church, Rivers of Life. Diba? Kasi binabaha kami lagi. So, si Pastora Marivisha, ang kids church noon. Siyempre, ako, assist ako kay Pastor, mga ganyan, sa mga worship leading and all. Pero, I mean, iba-iba assignment. Napunta na ata lahat ni Pastora Marivie, di ba? Pwera lang remix. Tama ba, PM? Pwera lang remix. Yun lang siya hindi na-assign. Pero whatever assignment was that, she did it faithfully. Amen? At kayo, may mga assignment kayo, di ba? Na binigay ang Panginoon sa inyo. Minsan, by the grace of God, we see the actual results of that assignment. Nag-grow yung mga life group members mo. Amen? Palakpakan nga natin, Panginoon. Doon sa mga life group members mo na dinisciple mo, even nagdaan ng pandemic, hindi mo sila iniwan, hindi kayo nag-iwanan, kaya nandito pa rin sila. At meron sa kanila mga nag-freedom day during pandemic. Tama ba, Sister? Amen. Palakpakan ng Panginoon. Doon sa mga ganon, you have been faithful in your assignment. Whether noon yan o ngayon. And God, ito yung nakakatuwang revelation in terms of our assignment. Si Lord ang nagko-cause ng growth, hindi ikaw. Hindi mo trabaho ang palaguin ang mga membro mo o palaguin ang ministry mo o palaguin ang RLCC. Hindi natin trabaho yon. Si Lord ang may gawa nun. Amen? Kaya ang trabaho lang natin, by the grace of God, is, sabi nga nun dito sa susunod na verse, verse 8, the one who plants and the one who waters have one purpose, and they will each be rewarded according to their own labor. For we are God's worker, co-workers in God's service. You are God's field and God's building. Tayo ay kamanggagawa lamang ng Panginoon na binibigyan niya ng assignment. Huwag mo isipin, maliit ba yan, malaki, nasa front stage ba yan, nasa back stage. Each one will be rewarded dahil sa mga ginawa mo by the grace of God. Amen? Amen. So, para sa akin, kahit walang nakakapansin, parang wala kagad resulta, o minsan talaga nakaka-discourage pa yung resulta. Amen? I entrust that to the Lord. Siya yung sovereignly causing everyone to grow kasi mahal niya ang bawat isa. Kung ganun man kamahal ko ang isang tao at gusto ko siya mag-grow, tapos parang hindi ko pa nakikita sa ngayon, mas mahal siya ni Lord. Amen? Kaya dapat patuloy ko na siya mahalin, patuloy ko siya ipanalangin. Hindi ako mag-give up doon sa assignment ko ngayon kasi yung assignment na binigay sa akin ng Panginoon, even in the past, yung lipas na, wala na yung ministry na yun o tapos na yung season na yun, hindi nakakalimutan ni Lord yung ginawa mo out of God's faithfulness sa buhay mo, out of the grace of God in your life, kung ginawa mo yung assignment na yun, because you love God and you love the people of God, then God will reward you in due time. Amen? Pag kanina yung mga pictures, may mga youth doon, di ba? May mga, praise God for the youth ministry of this church. There was a time na meron kami listahan. Alam niyo mga youth na nagdaan dito, during that time pa lang, 500 or 600. And of course, nung nag-upbeat pa, just imagine how many pa yung nadagdag or parang dumaan sa RLCC. Una-una sa lahat, I praise God na yung mga youth, sila Herbert, tinatanong ano ginagawa ni Herbert nung araw. Herbert, re-reveal ba kita? Ano yan sa kanto? Tapos nagtatago kay PJ, hinahanap ni PJ. So, si PJ nagpunta rito para lang pumorma, maghanap ng chicks, magpapogi. Naalala ko nung time, in this same place, SP2000 pa ito, all red carpet, tapos amoy sigarilyo ang buong lugar.
Di ba sa time may service kami rito? Alam niyo ba, ito ano pa, Marites pa, nagsayaw kami ni PJ. Interpretative dance. Ewan ko kung naalala ni PJ yon. Walang choice. Panginoon, naawa si Lord doon sa mga youth na nandun during that time kasi nandito pa rin naman sila. Yung mga bagay na yun, parang kung, di ba minsan may mga ministry or may mga bagay na pinapagawa sa'yo in this church, na minsan iniisip mo, gagawin ko ba yun? Parang di ako bagay dyan. Or parang, you know, para lang yun sa mga ano, eto ko eh, yung gano'n. Parang, may mga gano'n pa tayo, pero sa totoo lang, kung ano man yung assignment na binigay sa'yo ng Panginoon, be faithful with the little things. Kasi God will reward you for whatever you did by the grace of God. Amen ba? May assignment tayo. Kahit nga lumipat na sa ibang church eh, I'm thankful to God for these people. Amen? Hindi atin ng RLCC. Hindi kayo, hindi namin kayo pag-aari. Kahit na lumipat sa ibang church o, you know, ano, for whatever reason, napunta sila doon. I mean, I'm still thankful to God na they are in the Lord and they're serving God and growing in the Lord. Amen? Amen. So, pang-apat, and last but not the least, remember God's past promises. Ito, napakahalaga nito, na alam mo yung mga pangako ng Panginoon na grabe talaga Sister Tess kanina. Nandito ba siya? Saan nakaupo Sister Tess ngayon? Hindi ko nakikita. Ayan. Grabe. Ayan ang cum laude ng ano, core group. Talagang nag-memorize talaga yan ng mga verses. Naalala ko noon, nung may mga equipping kami, first time pinamemorize namin 66 of the Bible. Aboy, perfect. In order, walang ka ano-ano, talagang may pinagmanaan sila PE, no, at mga apo. So, isa sa napakagandang kaugalian o habit na natin, maging familiar tayo sa mga pangako ng Diyos. Kasi sa totoo lang, we can all fail each other. Amen. May mga times na kailangan mo ng kalinga pero walang papansin sa iyo. O walang nakakaalala sa iyo. May mga times na sana may mag-encourage sa akin, pero wala nag-encourage sa'yo. Minsan may mga close friend ka rin dito na minsan kailangan mo sila during the time, pero wala sila. No, we all fail. And we can all fail one another. Kaming mga pastor, kahit mga walang kinalaman ng mga diploma, mga tapos, na mga ano namin, courses namin, kung ano-ano, we are still human beings. Amen? We can all fail on how we lead this church. Pero alam nyo, the promises of God never fail. In order for us to stay thankful, always remember yung mga pangako ng Diyos na natutunan mo na. So let's read this. He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure which He purposed in Christ to be put into effect when the times reach their fulfillment. To bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. There's so many imperfect things in this world, di ba? Ngayon pa lang, kung titignan mo sa labas ng RLCC, ang daming nangyayaring hindi okay. Amen? Lahat tumataas ang bilihin. Amen? Ang hindi nalang tumataas, yung iba sa atin dito, no? Pero lahat tumataas, nagmamahal ang mga bilihin. Of course, we all see people na taking advantage of other people. And of course, hindi exempted ang lahat ng churches dyan. Hindi lang RLCC. We can all fail one another. We can hurt one another. I hope not intentionally. Meron tayong mga namimiss. Looking back at pandemic, may mga pumanaw tayong mga mahal sa buhay. May mga pumanaw tayong kasama natin dito. May mga nag-abroad. May mga relationships siguro na baka hindi pa ganun ka-okay. May mga ministries parahil na napabayaan. May mga bagay na hindi ka nagawa. Alam mo yung mga bagay na yon? Di ba yun yung longing ng heart natin? Lord, kailan mo i-heal yung marriage ko? Kailan mo i-heal yung mga ko? Kailan mo i-save yung pamilya ko?
Kailan ba kami makakaahon sa buhay, pinansyal na lagi na lang kulang? Lord, marami tayong daing, marami tayong hinaing, marami tayong desire ng heart natin sa buhay para tayo ay mas guminhawa. Meron tayong mga namimiss na tao as we do our throwback dito sa RLCC. Now you wish you could have loved better that person. You wish you could have prayed more para yung tao talaga ay, you know, matulungan mo siya sa pagitan ng panalangin. Marami tayong wishes na sana nagawa natin. Pero hindi po lahat. If you remember the promises of God, darating ang panahon, lahat ng buong creation, kasama ang church ni Lord, itatama niya lahat. Ire-restore niya lahat. Let me just give to you a preview of what will happen. Hindi tama lahat ngayon. Meron tayong mga kulang pa. Ba? Sa buhay mo, sa buhay ng church. There's a delay in transition. Pag ang Panginoon kasi nangako, hindi naman kagad pag pinangako niya, game. Ngayon na kagad, parang super magic. Of course, sometimes miracles happen. But most of the time, it takes time and process. May transition between pangako ng Panginoon at katuparan ng pangako na yon. Ito ang mangyayari in the future, mga kapatid. Revelations 21:1-4. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem. Yung mga pumunta sa Israel, siguro somehow makakatulong sa pag-imagine nito. Coming down out of heaven from God, prepared as a bride. Ang bride sa Bible, referring to the church of Jesus Christ. Beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people. And He will dwell with them. They will be His people. And God Himself will be with them and be their God. Sa pagdating ng Panginoon, yung mga namimiss natin, either pumanaw na sila ngayon, siguro ngayon nanonood si tita nila ngayon sa From Heaven. Tatay ko siguro, mga pamilya ko, they're watching us celebrating this. I don't know, I haven't been there. May mga bagay na nilolong natin, di ba, na mangyari. Mangyari man yan in our lifetime or not in our lifetime, God is faithful to fulfill His promise. Magkakasama-sama tayo uli. Kahit na yung mga wala na rito, my goodness, they're my brothers and sisters. Magkita-kita pa rin kami at magsasama-sama pa rin kami for all eternity. Amen? There is a great reunion na mangyayari sa lahat ng mananampalataya ng Panginoon kung saan ang mundo na kagagalawan natin. New heaven and new earth ay perfect na. With the dwelling of God among His people. Kasama na natin siya ngayon pag nagko-quiet time tayo o nagpe-pray, di ba? We are just imagining from our heart, in our mind, Lord, nandito ka, di ba? Kasama ka namin. Pero minsan di mo na-feel. Pero pagdating ng panahon na yan, wow, face to face. Lord, ikaw na to. Makikita ko na si Abraham, makikita ko na si Pablo, tapos i-intervene ko si Peter. Peter, bakit ka naman hari na sablay ng mga panahon na yun? Marami na ako pwedeng tanungin yung mga tinuturuan ako ng mga bagay mula sa salita ng Diyos. Natanungin ko sila, why did you persevere until the end, even to your own death? Why? At yung mga questions mo na hindi ma-answer ngayon, bakit mo hinayaan, Lord, na mangyari to? Bakit nangyayari po? Kailan mangyayari to? All those questions will be answered when the Lord returns and we are with Him forever. And He will wipe every tear from their eyes. There will be no more, thank you, Lord, no more mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Ngayon ang church, hindi naman tayo sikat eh. Sino ba tayo? Lit lang, di ba? Tayo-tayo lang to. Kahit anong church yan, mega church man yan o maliit na church, sa mundong ito, who cares, di ba? About these little local churches. Pero, sa totoo lang, everything that is happening in human history revolves in and through His body of Christ.
Lahat na nangyayari na plano ng Panginoon ay kumikilos sa pamagitan ng iglesia niya. And thankful tayo dapat kay Lord na part tayo ng pamilya ng Diyos. Wow! The glory of God is among us. The goodness of God is among us. Hindi tayo dapat feeling kawawa, feeling kapos, feeling whatever, malungkot, may kulang and what. We should always, every moment, be thankful to God because God is with us. The Lord of the universe, the creator of the universe, is with us, who will always be good and faithful to us no matter what happens. Amen. And therefore, as we end, remembering God's face in our history makes us thankful and ready kahit anong panahon. Amen. Are you thankful to God na ngayon nandito ka sa oras na ito? God is here and God has been with us for the last 25 years and more. Mga RSC seniors, gusto ng Panginoon sa atin, sulong tayo as we look back and remember what God has done in the past. He is the same God, not just of our past, but He is the same God who is at work in our present and who will continue to fulfill His good purpose in the future. Amen? Amen. Sulong tayo, mga kapatid. Amen?